Iyak lang ang naririnig mo dito sa loob ng bahay. Hindi ko tanggap na wala na si ate. Kahapon lang kasi ay nagtatawanan pa kami habang pinagkikwentuhan ang aming mga love life. Pero bakit ngayon? Ganito ang nangyari. Natagpuan na lang namin na nakabuka ang bibig ni ate. Tapos itim ang gilid ng mga mata niya at pagkatapos ay namuti ang kanyang muka. Kung sa point of view mo siya, parang may nakita siya sa kisame ng kanyang kwarto. Hindi ko siya ma-explain. Kaya sa tuwing tinatanong nila ako, ang aking isinasagot ay, basta, hindi ko alam. Basta ang maliwanag lamang sa akin, lahat kami ngayon dito sa bahay ay nagtataka kung bakit, ano at paano namatay si ate. Kilala si ate bilang binibining Letka dito sa barangay namin dahil minsan na siyang sumali sa pageant. Maganda naman kasi talaga si ate. Maputi at may kakinisa ng kanyang balat. Kaya huwag ka nang magtaka kung merong magtatangka sa kanya na siya ay pagsamantalahan o gawa ng hindi maganda. Pero sino naman ang pagbibintangan namin? Eh halos lahat naman ng mga kalalakihan dito sa aming barangay ay kakilala at kaibigan namin. Alam namin na lahat sila ay mababait. Kaya kung may magtatangka man na gawin kay ate ang naturang bagay, eh sino ang aming sisisihin? Ang nakapagtataka pa dito, nung matagpuan ang walang buhay na katawan ni ate sa kanyang kwarto, ay nakasuot siya ng itim na damit. Hindi kaya't alam na niya na mamamatay siya ng gabing iyon, kaya parang nagdamit na siya ng pangburol? Pero paano? Sa burol ni ate. Agad akong nilapitan ni mama upang bulungan na tawagin ko daw si Tita Viena para tulungan daw siya na mag-serve ng mga kape sa mga bagong dating na nakikilamay. Nung sandaling iginala ko ang aking paningin sa lahat ng mga taong nasa labas, inisa-isa ko pa nga silang tignan pero halos lahat ay hindi ko makilala. Hindi ko nga din alam kung alin o sino sa mga ito ang talagang barkada ni ate na tunay na nakikilamay. Sabihin man nating masama pero napag-isipan ko pa na hindi kaya yung halos lahat ng mga tumungo sa lamay ni ate ay nakikikape lang at wala naman talagang intensyon na makiramay. Agad na nabawi ang aking iniisip na iyon nang sandaling tumungo na ako sa kusina sapagkat andun din si Tita Viena. Siya ang kapatid ni Mama. Papunta na sana ako sa kusina nang mapadako ang tingin ko sa taas. Hindi ko rin mawari kung bakit ba napatitig din ako sa kwarto ni ate. Nakabukas iyon at nakita kong nagpapatay sindi ang ilaw doon. Makikita mo kasi ang pintuan ng kwarto ni ate dito sa sala lalo kung titingala ka lang. Hindi ko na lang pinansin iyon kung kaya't ipinagpatuloy ko na lang na hanapin si Tita Viena at tunguhin siya sa kusina. Subalit nang mapadako na ako doon, ay nakasara naman ang ilaw. Nasaan si Tita kung gayon? Binuksan ko ang ilaw at kasabay noon ay ang paghulog ng baso dahilan ng pagkabasag nito. May laman pa nga itong pineapple juice. Ito yung paborito ni ate. Kinilabutan ako sa nangyari pero nilakasan ko ang loob ko at inisip na baka nag-slide lang siguro ang baso kaya nahulog. Yumuko ako at isa-isa pangang pinulot ang basag na baso at pagkatapos ay kumuha ako ng walis-ting-ting at saka dinakot ito ng dustpan at itinapon rin sa garbage bag. Mabuti na nga at medyo maingat ako ng oras na yon dahilan upang wala man lang akong sugat na natamo. Pagkatapos kong gawin iyon ay nakaramdam ako ng pagkauhaw. Tumungo ako sa ref upang kumuha ng kahit na anong maiinom. Pagbukas ko pa lang, nakita kong nandun na naman ang pineapple juice
at kalahati na nga ito. Iginala ko ang aking mga mata sa iba pang inuming nandoon at kinuha ko na ang nakapitsyel na tubig at kumuha pa ako ng baso at saka uminom. Napagdesisyonan kong umalis na sa kusina at hanapin na lamang si tita sa labas. Inilapag ko ang aking ininuman sa gawing lababo at pagkatapos ay akmang papatayin ko na ang ilaw sa kusina nang marinig kong parang gumalaw ang babasaging baso. Muli kong binuksan ang ilaw at tinitigan ang baso kung sakaling gagalaw itong muli. Pero walang nangyari. Kinabog ang aking dibdib. Pero nilalabanan ko na lang sa isipan ko na baka sadyang guni-guni ko lang ang lahat. Muli kong pinatay ang ilaw at pagkatapos ay dali-dali akong pumunta sa taas ng aming bahay upang hanapin baka sakaling nandoon si tita. Nang makarating ako sa taas upang sana'y hanapin si tita, ay nabaling ang atensyon ko sa loob ng kwarto ni ate at ang nagpapatay sinding ilaw. Hinanap ko ang switch nito at pagkatapos ay pinilit na patayin ang ilaw. Baka kasi mapundi na ito ng tuluyan o kaya'y sira na ang bulb. Kinuha ko ang cellphone at ito na lang ang ginamit kong flashlight. Wala pa rin pagbabago ang kwarto ni ate. Nakakamiss siya tuloy. Lumakad ako papalapit sa mga picture frames ni ate at lahat ng mga memories namin ay nakalagay doon. Lumipat pa nga ako ng tingin sa mga trophies ni ate at maging yung mga sash na nakasabit sa dingding. May piano din sa isang sulok dahil talagang mas malawak ang kwarto ni ate kumpara sa akin. Walang ano-ano. May narinig akong kumaluskos sa gawing likuran ko. Sa gawing likod ko ng sandaling yun ay ang cabinet ni ate. Huminga muna ako ng malalim at pagkatapos ay binuksan iyon at laking gulat ko nang nandoon sa loob si Tita Biena. Napasigaw tuloy ako ng malakas at ang sabi pa niya ay, "Natakot ba kita?" Na parang wala lang sa kanya. Napatayo tuloy lahat ng aking mga balahibo sa katawan dahil sa pananakot na iyon ni Tita Biena. Hindi ko nga din mawari kung bakit at ano ang pumasok sa isipan niya para gawin iyon. Iminulat ko ang aking mga mata matapos niyang gawin iyon sa akin. Hindi ko nga mapigilan na mangiti dahil sa ginawa niyang iyon. Pero, "Tita, ikaw lang pala. Baka inis ka, tinakot mo ko eh. Tsaka, paano niyo nabuksan yung ilaw?" Pagtatakang tanong ko dahil matapos niya akong gulatin ay binuksan nga niya ang ilaw. "Ha? Okay naman kaya yung ilaw dito? At saka ano bang ginagawa mo dito sa kwarto ng ate mo at may pa-flashlight-flashlight ka pa?" Natatawa niyang sabi sa akin. "Eh sira po kasi yung ilaw. Nagpapatay sindi po yan kanina. Tapos manggugulat pa kayo." Naalala ko din tuloy ang cellphone na nahulog kaya pinulot ko ito. "Nga pala tita, sabi kasi ni mama, tulungan mo daw po siyang mag-serve ng kape sa mga nakikiramay. Tsaka ang dami pong tao sa labas eh. Hindi ko nga po alam kung nakikikape lang yung iba dyan. Yun lang talaga yung habol nila. Dagdag tuloy sa gastos." Pinanlakihan ako ng mata ni tita, sabay sabing, "Hoy, ano ba sinasabi mong gastos?" "Ana, walang gastos-gastos. Huwag mo iisipin yan. Isipin mo na lang pumunta lahat ng mga taong yan dito, hindi dahil sa kape, kundi para makiramay sa pagkamatay ng ate mo. Ano ka ba? Ibig lang sabihin, ganyan karami yung mga nagmamahal at nagbibigay ng halaga kay ate mo. Ano ka ba?" Sabay hawak sa aking balikat. Napatango na lamang ako at pagkatapos ay nagpaalam siya sa aking, "O siya, bababa na ako ha. Sumunod ka na rin kaya dun."
sabay kaming umalis ni tita matapos ang usapan na iyon. Ilang oras pa, hindi ko na malayan na nakatulog na rin pala ako. Sa kwarto ni ate ako natulog ng mga oras na yon. Habang natutulog ako, andun ang pakiramdam na parabang ang bigat ng aking dibdib. Parabang may nakadagan sa akin at ang lamig-lamig pati, pero pinagpapawisan ako. Hindi ako makagalaw ng mga oras na iyon kahit alam ko nagising talaga ang diwa ko. Iminulat ko pa ang aking mga mata at laking gulat ko na lamang nang may isang babaeng nakadagan nga sa akin. Nang makita niya ako na nagising na sa aking pagkakatulog ay walang ano-anot inabot niya ang aking leeg at saka ako sinakal. Hindi ko nga din mawari kung anong nangyayari sa akin at hindi ko man lang maigalaw ang mga kamay ko upang sapakin siya. Halos hindi na ako makahinga sa pagkakasakal niya at nahawi ang buhok niya sa mukha ko kung saan nakita ko pa ang nanlilisik niyang mga mata. Napasigaw na lamang ako sa pangalan ni ate at pagkatapos ay, "Uy, ana! Ana, gising!" Nagising na lamang ako nang may naramdaman akong palad na dumapo sa mukha ko. Si Tita Vienna at si Mama pala ang nanggigising sa akin. Napabangon ako bigla habang hawak-hawak ang aking pisngi. "Sorry, sorry na baby. Eh kung hindi ko naman kasi gagawin yun, hindi ka naman magigising." Sabi sa akin ni Mama. "Alam mo, Ana, namimiss din namin ang iyong ate. Pero bakit sinisigawan mo siya? Sinisigaw mo yung pangalan niya. Palagay ko binabangungot siya." Sabi ni Tita, kasabay ng tingin kay Mama. "Ma, Tita, nakita ko si ate. Sinasakal niya ako. Ano bang ginawa ko? Ma, wala naman akong kasalanan kay ate ah." At pagkatapos ay umiyak ako. Hindi ko nga din alam kung bakit, pero totoo na si ate ang sumasakal sa akin sa panaginip. Tama din si Tita Vienna. Binabangungot ako. Pero hindi ko talaga ma-explain kung paanong kasama si ate sa bangungot ko. "Halina na at kumain na lang tayo ng agahan." Pagputol ni Tita habang niyayakap ako ni Mama. Pagkatapos kong kumain kanina ay dumiretso ako muli sa kwarto. Doon ay nagkulong ako dahil hindi pa rin ako makaget over sa aking bangungot. Unang beses ko kasing naranasan iyon at para sa akin ay ang creepy noon. I-involve ko pa si ate sa aking panaginip. Si ate napatay na. Naisip ko tuloy na hindi kaya't gusto niya akong isama sa kung saan siya naroroon ngayon. Ibinaling ko na lang ang aking tuon sa pag-open ng aking Facebook account para kahit minsan ay mawala man lang sa isip ko ang bangungot na aking naranasan. Dito'y nakita ko na 99 plus ang notifications ko habang 43 ang mga unread messages at 99 plus na rin ang friend requests. Kailan nga ba ako huling nag-Facebook? Bakit parang ang dami agad na nag-a-add sa akin? Pumunta tuloy ako sa profile ko at nakita ko na account pala ni ate ang gamit ko. Napa-oh my gosh na lang ako at napa-sorry na lamang ako sa hangin na wari bang humihingi ng paumanhin kay ate. Hindi ko naman talaga sinasadya na mabuksan ang kanyang Facebook account. Binilisan ko ang pag-log out at pagkatapos ay in-off na rin ang laptop. Kinilabutan man ako pero iginala ko na lamang ang aking paningin sa aking kwarto. Nahagilap ng aking mga mata ang ilang mga binili kong Wattpad books. Ito
yung book na gift sa akin ni ate ko nung huling birthday ko. Alam kasi din ni ate na nais kong mangolekta ng Wattpad books. Lumipas ang ilang oras at nakatulugan ko ang pagbabasa. Nagising lang ako nang may biglang kumatok sa pinto ng kwarto. Pagbangon ko ay ibinalik ko kaagad ang libro sa lalagyan nito. Tuloy-tuloy pa rin ang pagkatok. Lumakad na ako sa pintuan upang tingnan kung sino ba ang makulit na taong kumakatok. Sinabi ko nga sa kanya kasing magliligpit lamang ako ng higaan at susunod na lang ako sa baba. Kaya nairita din ako dahil katok pa rin siya ng katok. Hanggang sa pagbukas ko ng pinto ay wala akong nakita na kahit sino. Bumalik na lamang ako sa kama at kinuha doon ang aking cellphone. Walang ano-ano. May narinig akong nagtutugtog ng piano. Alam kong galing sa kwarto ni ate yun. Kaya agad-agad ay nagtungo ako sa kwarto niya. Nakita kong nakasara ang pinto at dito'y inilapit ko ang aking tenga upang mapakinggan at makumpirmang doon nga nang gagaling. Tama nga. Alam na alam ko ang tinutugtog ng pianong yun. Pamilyar sa akin. Inisip ko nga na baka si Tita Viena na naman ito dahil siya lang naman na nagturo sa amin na magpiano at si ate lang ang nakamaster nito. Pagbukas ko ng pinto at akmasan ang babatiin si Tita Viena dahil sa kanyang angking galing sa pagpapiano ay nagtaka ako nang otomatikong tumigil ang musika pagkabukas ko pa lamang ng pinto. Nagulat din ako dahil walang kahit na sino o kahit isa man lamang sa amin sa bahay ang nandoon at tumutugtog ng piano. Hindi ko na rin naisip na baka nagtatago lamang din ulit si Tita Viena sa cabinet. Pero kasi papaano mangyayari yun na eksaktong pagbukas ko ay saka din nawala ang tugtog. Napaka-imposible din sa ganong segundo ay makapagtatago rin ang sino man sa loob ng cabinet. Mas kinabahan ako, lalo nang iginagala kong muli sa lawak ng kwarto ni ate ang aking paningin. Bigla na lamang akong kinilabutan at otomatikong nagsitayuan ng mga balahibo ko mula sa batok hanggang sa aking braso nang bigla na lamang may hangin na dumampi sa aking muka. Partida! Nakasara lahat ng bintana ng kwarto ni ate. Hindi ko nga din alam kung bakit talagang tinungo ko pa ang cabinet ni ate sa pagbabaka sakaling merong butas o kahit anuman doon na maaaring pagmulan ng malakas na hangin na yon. Isa-isa ko pang hinawi ang lahat ng mga damit na nakahanger at ang lahat ng kagamitan na iyon ay sa pagmamayari ng aking ate. Napatingin ako sa baba at nagulat na lamang ako sapagkat sa kapal ng agyo sa loob ng cabinet ni ate ay namataan ko ang mga bakas ng paa. Sinundan ko ang mga bakas na iyon hanggang sa natuntun ko ang tapat ng kama ni ate. Marahan ay yumuko ako upang silipin ang nasa ilalim pero dito ay nakita ko ang pulang likido na parang pumapatak galing sa ibabaw ng kama. Sinundan ko pa nga ng tingin kung saan pa nanggagaling ang naturang pagpatak ng pulang likido at dito ay ikinagulat ko na may parang umaagos at mga patak-patak sa gawing dingding ng kwarto ni ate. Marahan ay tinuntun ko pa kung saan ang pinanggagalingan nito at sa puntong iyon ay nagulat na lamang ako nang aking makita na nakasulat sa kisame ang mga katagang "Sumpa! Tulungan mo ako, Ana! Tulong!" Sa puntong iyon ay naramdaman ko na lamang na bumagsak na ako sa kama ni ate. Natulala ako. Titig na titig ako sa nakasulat sa kisame. At pagkatapos ay nandilim din ang aking paningin.
Madilim na silid ang bumungad sa akin. Nagtataka ako kung bakit ako naririto. Naghalo-halo na naman ang emosyon na aking nararamdaman. Hindi ko mahanapan ang sagot kung bakit at paano ako napunta rito. Palakad-lakad lang ako sa aking paligid hanggang sa may natapakan akong isang bagay. Kinapa ko iyon at isa itong libro. Dahil sa ubod ng dilim sa silid ay hindi ko na mabasa kung anuman ang nakasulat doon. Hinawakan ko lang iyon at naglakad-lakad. Nagbabakasakali ako ng mga sandaling yun na baka may mabangga ako ulit. Pero nabigo ako. Biglang bumukas ang ilaw at nagulat na lamang ako nang bigla na lamang namataan kong nasa bodega ako. May nakita ako mga lumang kasangkapan tulad ng mga lamesa at mga upuan. Naguguluhan ako dahil kanina pa ako palakad-lakad pero wala man lang ako nakikitang kahit na sinong naririto. Hindi ko alam kung totoo na ba itong nangyayari o baka panaginip pa rin. Samot-saring reaksyon ang namutawi sa aking mukha pero pinangingibabawan pa rin ako ng kaba at takot. Nilakasan ko na lang ang aking loob upang hindi iyon mahalata at makapag-isip ako ng tama. May napansin akong isang pintuan sa dulo at pamilyar sa akin iyon. Lumakad pa ako ng lumakad hanggang sa matuntun ko ito. Ang pintuang ito ay may disenyong Y na kung saan sa bandang itaas nito ay merong nakapatong na isang baliktad na krus. Sobrang pamilyar talaga ito sa akin pero hindi ko lang talaga maalala kung saan. Pilit ko mang buksan pero hindi ko talaga kaya kahit hindi naman ito nakalock. Bigla-bigla, nandilim na lamang ang paningin ko. Ilang segundo pa, bigla na naman akong tinangay sa kung saan. Maliwanag kong nakita sa pagbukas ng aking mga mata na ang dami ng tao. Parang nasa isang pistahan at nagtitipon-tipon ang lahat. Sa isang maluwag na plaza, blurred ang lahat ng mga mukha nila. Pero alam ko ang direksyon na kanilang tinitignan. Entablado. Nang mahagip ng aking paningin ang naturang entablado, napakaliwanag nito at sadya talagang napakasaya ng ambience. Nadidinig ko ang pagsisigawan at palakpakan ng mga taong naroroon. Tama. Mga kandidata sa beauty pageant. Yun pala ang kanilang pinapalakpakan at pinapanood ng mga sandaling yun. Sa gilid nito, nakita ko ang isang matanda na paakyat ng hagdan. Meron pang ang isang photographer ang lumapit sa stage at kinunan ng larawan isa-isa ang mga kandidata. At kasama nila ay ang matandang umakyat kanina pero ngayon ay nakaitim na ito. Hindi ko maintindihan ang mga nakikita ko. Hindi ko alam kung anong nais pahiwatig nito. Lalo nang bigla na lamang naglabas ng isang maliit na laruan? Manika? Tama. Nakita kong naglabas ng manika ang matandang nakaitim. Kitang-kita ko nang may kaliwanagan. Nakulot ang buhok ng naturang manika. Hindi maganda yung manikang yun. Maliit ito at sadyang pagtititigan ay nakakatakot tignan. Parang ganito yung mga manika ng mga mangkukulam. Kinabahan ako sa realization kong yun. Mangkukulam ba yung kasama nilang matandang nakaitim sa entablado? Pero bakit? Walang ano-ano'y may bumulong sa pangalan ko. Lumingon-lingon ako sa buong kapaligiran. Pero hindi ko matuntun kung nasaan siya. Kung nasaan yung taong tumawag sa akin kanina. Hanggang sa umihip na lamang ang isang napakalamig na hangin kung saan nagsitayuan ang lahat ng mga balahibo ko sa katawan. May naaninagan akong isang babae na nakatayo malapit sa bintana.
Bintana ito ng isa sa mga kabahayan na malapit sa pinagdarausan ng naturang beauty pageant. Para siyang nakatingin sa akin. Para bang sinasabi niyang pumunta ako sa lugar niya. Parang na-hypnotize ako dahil kusang gumalaw ang aking mga paa. Lumapit nga ako doon pero nananatili pa rin sa aking kalooban ang takot at hilakbot. Nakatalikod ang babaeng iyon pero sa likod pa lamang niya ay sadyang nakikilala ko siya. Hinawakan ko ang balikat niya at pagkatapos ay sinabi kong, "Ate? Oh my God, Anna! Gising ka na! Tawagin mo yung doktor! Tawagin mo yung nurse! Bilis!" Narinig ko ang boses na iyon. Hindi pa ako nakaka-recover kung ano ang nangyayari sa paligid ko. Pero naririnig ko ang mga ingay nila na tila natataranta. May narinig pa nga din akong parang umiiyak ng oras na iyon. "Sweetie, Anna! Masaya ako nagising ka na, anak." Natauhan ako sa sinabi ni Mama. Bigla naman niya akong niyakap. Nananatili pa rin akong nakatulala sapagkat hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Iginala ko ang aking paningin at nakita kong ospital? Bakit ako nandito sa ospital, Ma? Naaksidente ba ako? Ma, bakit wala akong maalala? Pagtatakang tanong ko sa kanya sa gitna ng aming yakapan. Kumawala si Mama at pagkatapos ay sinagot niya ako. "Ana, anak, hindi mo ba talaga matandaan? 2 buwan ka nang nandito sa ospital. Hindi nga namin alam kung bakit ka nalang hindi magising sa kwarto ng ate mo. Ang akala ko nga patay ka na rin. Buti na lang, okay ka na ngayon." Pagpapaliwanag ni Mama. Pagsingit naman ni Tita Viena. "Ana, ano ba kasi yung totoong nangyari?" Hindi ko nga din mawari kung bakit matapos tanungin iyon ni Tita Viena sa akin, ay bigla na lang nag-flashback sa aking isipan ang nangyari nung araw na yon kung saan naalala ko ang isang mensahe. "Tita, Ma, nakita ko si Ate Annie. Nakita ko siya. Alam kong siya yon. Tapos, parang nais niyang ipahiwatig na kinulam siya. Sinumpa, parang ganun." Ngunit pinutol ako ni Mama sa pagsabing, "Listen, Anna, hindi makakabuti sa'yo yan. Maganda magpahinga ka na lang muna, ha?" Tumango lang ako bilang tugon. Maya-maya pa ay nagpaalam si na Mama at Tita para magtungo sa cafeteria ng ospital. Sandali ko namang ipinikit ang aking mga mata nang may maramdaman na naman akong parang nakatingin sa akin. Iminulat ko ang aking mga mata pero wala naman na kahit sinong nandoon. Nung unay, kala ko nga si Mama iyon. Hanggang sa nagpalingalinga na naman ako pero wala na naman. Huminga na lamang ako ng malalim at saka ipinikit ang aking mga mata muli. Maiidlip na sana ako nang bigla na lang may humila sa aking kumot. Dahan-dahan akong napaupo upang tignan kung sino ang may kagagawan nun. Subalit bigla na lang umuga ang aking kama. Bigla rin sumarado ang pintuan ng pagkalakas-lakas at nagpataisin din na ang ilaw. Umihip ang napakalakas na hangin at nagsitaasan na namang muli ang aking mga balahibo. Tinawag ko si Mama at si Tita. Nais kong humingi ng tulong ng mga oras na iyon dahil hindi ko alam kung ano na naman ang nangyayari sa akin. Tiyak nakapahamakan ang aking aabutin pag nagkataon. Bigla ding bumigat ang katawan ko. Bigla ko ring naalala
ang sinabi ni Lola noon sa akin nung siya'y nabubuhay pa. Nakapag daw bumigat ang katawan, ang ibig sabihin daw nito ay merong dumatagan sa akin. Halos hindi nga ako makagalaw at para na naman akong binabangungot. Naramdaman ko na lang na parang lumulutang ang mga paa ko sa ere. Pero dala na rin ng kaba ay bigla kong inagusan ng aking adrenaline kung kaya't nailaglag ko ang nakasakay sa akin. Bigla-bigla ay gumaan ang katawan ko pero nagkamali ako sapagkat bigla na lang tumilapon ang aking katawan sa dingding ng kwarto ko sa ospital. Bigla-bigla ay meron akong nadinig na nagsabing, "Pakialamera!" Sa bahaging iyon ay bumukas na ang pinto at iniluwa doon si na Mama at Tita Viena at dito'y nag-alala na naman silang muli. Agad naman silang lumapit sa akin at tinanong kung ano na naman ang nangyari sa akin. Hindi ko maibuka ang bibig ko ng pagkakataong iyon. Natulala ako at parang gusto na lang ng katawan ko na otomatikong bumagsak sa kung saan hanggang sa nandilim na naman ang aking paningin at ang tanging naririnig ko na lamang ay ang sigawan ni na Mama at Tita Viena. Ilang saglit pa, nagising ako sa liwanag na bumungad sa aking mga mata galing sa sikat ng araw na dumaan sa bintana. Uupo na sana ako pero biglang kumirot ang ulo ko. Sobrang sakit nun. Maya-maya ay unti-unti na iyong nawawala hanggang sa pumasok muli sina Mama at Tita. Muli ay tinanong ako ni Mama kung ano ang nangyari. Pero ipinaliwanag ko sa kanila nang walang pagdadalawang isip at dire-diretsyong, "Ma, Tita, sinasabi ko na sa inyo yung totoo. Yung totoong nangyari. Pero ayaw ninyong makinig. Nagpaparamdam sa akin si ate kasi hindi binigyang hustisya ang pagkamatay niya. Lagi niya akong binubulungan tungkol sa sumpa. Meron din pahiwatig na kinulam siya. Hindi ko alam pero ganun na ganun ang naririnig ko." Pagpapaliwanag ko sa kanila at nahalata ko sa kanilang reaksyon na hindi sila naniniwala. Kulang na nga lang ay sabihan nila akong baliw dahil sa mga bagay na sinabi ko. Tinuloy ko pa ang aking pagsasalita. Tapos nakita ko, merong crowd. Madaming tao. Tapos lahat sila ay pumapalakpak sa mga kandidata. Tapos, may matanda. May matanda. Kinunan sila ng litrato kasama lahat ng mga kandidatang nandoon. At yung matanda, nakita kong meron siyang manika. Nakakatakot yung manika. Basta ang alam ko, may koneksyon ang lahat ng yun. Tita, kailangan nating mahanap ang sagot. Kailangan natin mabigyan ng hustisya kung ano man nangyari kay ate. Ano sabi mo? Crowd? Tapos parang nagpapalakpakan para sa isang kandidata? Hindi ba, hindi kaya yan yung noong binibining let ka? Sabi ni Tita. Nagtataka namang sabi ni Mama. Pero wala namang matanda dun, anak. Tapos sabi mo, kinunan sila ng litrato kasama ang ate mo? Napailing na lamang ako dahil hindi ko alam ang isasagot ko sa mga sumunod nilang sinabi. Pagkalabas ko sa ospital, unang-una ko talagang tinungo ang kwarto ni ate. Hinanap ko sa mga album niya ang mga kuhang larawan noong sumali siya sa binibining letka. Hinalungkat ko lang ng hinalungkat at pagkatapos ay merong nahulog na pink at black flowered envelope. Nanginig ako nang dito'y nakita ko ang disenyo nitong parang letrang Y at parang baliktad na krus. Kinakabugan ako ng dibdib ng mga sandaling iyon. Pamilyar kasi sa akin ang nakikita ko.
Hindi ko rin alam kung ito na rin ba yung hinahanap ko, kung kaya't agad ko itong pinulot at walang sabi-sabi binuksan ko kaagad. Tama. Ito nga yun. Hinanap ko lang ng hinanap hanggang sa matagpuan ko. Tatayo na sana ako nang biglang nanlamig ang balikat ko. Nagsitaasa na naman ang mga balahibo ko lalo na sa batok. Binilisan ko na lang ang pag-alis sa kwarto ni ate dahil ang creepy na nang dating. Lalo nung may biglang humawak sa balikat ko. Agad kong tinungo si na mama. Ipinakita ko sa kanila ang larawan. Huminto ako dahil... Oh, ito yung araw nung coronation night ng ate mo ah. O diba sabi ko sa'yo wala namang matandang nakunan dyan sa litrato? Hindi ma. Tingnan mo. Wala ngang matanda. Pero tingnan mo yung isang kandidata. Yung nakaitim na gown. Tapos tingnan mo yung titig niya kay ate. Kilala niyo ba to? Itinuro ko ang babaeng nakagown ng itim at nakatitig ng hindi maganda sa aking ate. Sabi pa nga ni mama na pamilyar sa kanya ang babaeng iyon. Agad na tumungo si mama sa kanilang kwarto at pagkababa niya ay meron na siyang tangang-tangang album. Ito, sabi ko na eh, ito, dito ko nakita yung babaeng yan kaya parang pamilyar talaga sa akin. Siya yung best friend ng ate mo. Habang ipinapakita niya ang picture ni na ate at ng best friend niya. Kung best friend nga siya ni ate, eh bakit ganun siya kasamang makatingin sa aking ate nung gabing yun? Bigla na lamang umusbong ang aking kuryosidad. Parang gusto ko maging detective ng oras na yon. Nais ko lamang kasi nabuuhin ang puzzle tungkol sa pagkamatay ni ate. Alam kong merong patutunguhan ito. Alam kong may pahiwatig ang lahat ng mga nakita ko. Hindi na ako nag-aksaya pa ng ilang sandali at tinungo ko si Kuya Jerome, ang ex-boyfriend ni ate. Katulad ko ay lubos pa rin ang kanyang pagluluksa sa pagkawala ni ate. Ramdam na ramdam ko ang kanyang kawalan. Matapos nga naming mag-iyakan ay akin ng imunestra ang aking tanong kung kilala ba niya ang best friend ni ate. Pero ayon sa kanya ay hindi daw niya ito kilala. Kumunot ang noo ko sa sinabi niyang iyon. Ang alam ko kasi ay 8 buwan pa lamang silang magkasintahan ni ate. Pero lagi naman na silang nagsasama. Imposibleng hindi na ipakilala ni ate ang lahat ng barkada niya kay Kuya Jerome. Sunod ko na lang pinuntahan si na Ate Mariel, si Ate Karil, Maika at si Joanna. Si Joanna ay isang bakla. Katulad kay Kuya Jerome ay pareho din ang aking itinanong kung kakilala ba nila ang best friend ni ate na nasa picture na hawak ko sa kanilang harapan. Sabi ni Ate Maika, alam mo Ana, sa tinagal-tagal ng pagsasama namin bilang magbabarkada, eh imposibleng hindi namin yan kilala. Kinuha naman ni Ate Joanna ang picture at pagkatapos ay nagulat na lamang siya. Oh my God! Si Desiree to! Ating, si Desiree to! Nangunot din ang noo ko dahil unang beses kong mapakinggan ang pangalang iyon. Pagpapaliwanag ni Ate Karil, tama ka nang narinig. Tama, si Desiree nga ito. Siya yung best friend natin. Kaso nga lang, maaga siyang binawian ng buhay eh. Dumugtong naman si Ate Mariel. Ang sabi-sabi dyan, mangkukulam daw yung lola niya at siya yung nagmana nito. Kaya nung namatay yung lola niya, ikinatakutan na siya ng mga tao at iniiwasan na siya ng karamihan.
Pero ibahin mo kami, Ana. Kasi mahal namin si Desiree. At hindi kami naniniwala sa mga chismis na iyon. Kaya hindi namin siya iniwasan. Nagsalita naman si Ate Maika. Pero isang araw, ang alam ko, nag-away si na Ani at saka si Desiree. Hanggang sa may nasabi si Ani, yung ate mo, na parang ikinagalit ni Desiree. Hindi man sinasadya ni ate mo dahil alam ko naman na pag nadadala siya sa galit, inakakapagsalita siya ng kung ano-ano. Napatitig ako kay Ate Maika at itinuon ko ang lahat ng aking atensyon sa kanyang ikikwento. Dugtong pa niya. Sinabi ni Desiree na isusumpa niya daw si ate mo. Sana daw mamatay na lang daw si ate mo dahil napakawalang kwenta niyang kaibigan. Eh, siyempre natatakot kami. Baka kasi may masabi ulit siya. Kaya hindi na lang din kami lumapit. Eh, madami ding tao kasi nung mga time na yon kaya nahihiya din kami na awatin sila. Nasabi kasi nung ate mo na magkukulam si Desiree. Hanggang sa hindi na lang din pumasok si Desiree at ito na ngayon nabalitaan namin. Nagpatiwakal siya. Last year lang yun. Sa mga paliwanag nila, sapat na para malaman ko ang nangyari noon. Si Desiree ang may kagagawan nito. Isinumpa niyang mamatay si ate. Base na rin sa kanilang mga kwento sa akin, alam ko naman na mabait at likas na mabuti ang kalooban ni Desiree. Pero dahil nga naman sa bugso ng damdamin at sa binitawang salita ni ate sa kanya, ito ang nangyari. Hindi ko nga din alam kung sino ang kakampihan ko kung sakaling nangyari ang kanilang pag-aaway sa harapan ko. Pareho silang may valid reason. Kinabukasan, nagpasama ako kina mama at sa mga kaibigan ni ate. May isinama rin kaming pari upang ipagdasal si ate. Matapos nito ay tinungo din namin ang isang bahay kubo at dito'y itinurong inilibing naman si Ate Desiree. Third person point of view. Gabi na nang marating nila ang sinasabing puntod ni Desiree. Nagsimula na rin silang magkahawak kamay at pinalibutan ang libingan noon. Payo pa ng pari, huwag daw kaming bibitaw hanggat hindi niya sinasabi. Nagsimula na siyang mag-usal ng dasal nang bigla na lang bumitaw si Ana. Nagulat silang lahat sa nangyari. Sabi ni Kyra, ang ina ni na Ana at Ani. Ana! Anak, bakit ka bumitaw? Pero nananatiling nakayuko lamang si Ana at hindi siya tumutugon. Niyugyug siya ng kanyang tita Vienna. Pero itinulak niya lang ito ng pagkalakas-lakas dahilan upang mabuwal ito at tumilapon pa sa isang sulok ng kanilang kinaroroonan. Lahat silang nandoon ay natakot na lamang dahil nasaksihan nilang tila sinasaniban na si Ana. Tumoble pa ang kaba nilang lahat lalo nang bigla na lamang tumawa si Ana na parang isang demonyo. Matapos yun ay sumigaw pa siya ng "Hindi ninyo ako kaya!" At nag-iiba-iba pa ang boses niya habang inuulit-ulit yun. Sigaw naman ng kanilang ina, "Anak, labanan mo yan!" Ngunit pabalik na sigaw naman ni Ana sa kanya, "Tumahimik kang matanda ka!" Nagpanting sa tenga ni Kyra ang sinabing iyon ng kanyang anak. Kung kaya't akma sana niya itong susukurin upang sampalin, subalit pinigilan siya ni Karil habang sinasabing, "Tita, hindi na yan si Ana!" Matapos yun ay bigla na lamang lumingon sa kanila ang sinasanibang si Ana. Sabi pa nito, "Long time no see, my dearest best friend."
alam na magkakabarkada na sinaniban nga ni Desiree ang katawan ni Ana. Naiiyak na lamang si Kyra habang tinititigan ang sitwasyon ng kanyang anak. Maging ang pari ay hindi rin niya alam kung ano ang uunahin niyang dadasalin. Naputol iyon nang muling nagsalita si Ana. Buti na aalala niyo pa ako. Sigaw naman ni Mariel. Paano ka namin malilimutan? Eh mahal na mahal ka namin. Importante ka sa amin. Di ba best friends tayo? Umihip ang napakalakas na hangin matapos noon. Umailan lang ang sigaw ni Ana at sabing, "Sinungaling!" Tumayo muli ang kanyang tita Vienna at sinabi pang, "Ana, lumaban ka!" Habang sinasapu-sapu nito ang kanyang balakang. Walang ano-ano'y sumigaw na lamang sa kirot si Ana dahil yun pala ay winisikan na siya ng pari ng holy water. Nung una ay nasasaktan ito, subalit nung kalaunan ay bigla na lamang itong nagtatatawa. Hindi nyo ko mapapalis dahil lang sa ganyan. Sabi pa nito sa pari. Pagmamakaawa naman ng ina ni Ana. Pakiusap kung sino ka man. Huwag mo nang itamay ang anak ko. Maawa ka naman oh. Gusto lang namin mabigyan kayo ng hustisya sa mga pagkamatay ninyo. Ilang saglit pa ay bigla na lamang lumiwanag ang isang parte ng kinilalagyan nila at doon ay lumitaw ang isang babae. Bigla na lamang nahimatay si Ana. Sigawan ng lahat at pagkatapos ay tumungo sila sa katawan ni Ana. Matapos nito, muling nag-umpisa ng dasal ang paring kanilang kasama. Makailang saglit pa ay muling nabawi ni Ana ang kanyang ulirat. Nung una'y nagtataka pa nga siya kung bakit nakahiga na siya sa lupa. Hindi na nagpaliwanag pa ang kanyang mga kasamahan at ipinagpatuloy na nila ang pagdarasal. Habang ginagawa nila iyon, mas lalong lumakas ang hangin at sa pagkakataong iyon, ang pari naman ang bigla na lamang tumilapon sa kung saan. Dahil naputol na naman ang kanilang ginagawa, tinakbo na lamang ni Ana ang kinaroroonan ng pari. Tinampot ang librong hawak nito at ang rosaryo sa kanagpatuloy ng pagdarasal. Mas lalong lumakas ang hangin, lalo at nagsimula na ring magdasal si Ana. Nagpatulong siya sa mahal na amang Diyos upang bigyan siya ng lakas ng loob. Makailang saglit pa, ay nadinig nila ang boses ni Desiree sa kung saan siya naroroon at sinasabing tama na. Pero hindi iyon pinakinggan ni Ana at nagpatuloy siya sa pagdarasal. Ganon din ang grupong kanyang kasama at dahil doon bigla-bigla na lamang nagsisisigaw ang kaluluwa ni Desiree na animo'y pinapahirapan ng kung ano. Unti-unti sa kanilang unahan, nakita nila ang bigla na lamang pag-apoy ng sinasabing kaluluwa ni Desiree hanggang sa tuluyan nitong maging abo. Matapos yun ay tinungo na nila ang pari upang alalayan sa kanyang bali. Inalalayan na rin ng ilan pang kaibigan ng kanyang ate si Ana sapagkat para na itong nakipagkarera sa sobrang layo na kanyang itinakbo. Hindi na nga siya halos makagalaw. Hindi na rin siya makalakad ng maayos. Ilang araw makaraan ang kanilang ginawang pagdarasal sa kaluluwa ni Desiree. Narito ngayon si Ana sa harap ng puntod ng kanyang ate. Inihahayag pa rin ito kung gaano niya namimiss ang kanyang ate lalo ang presensya nito sa buong bahay. Parang ang mas naging boring ang buhay ni Ana nang mawala ang kanyang ate. Subalit tulad nga naman ng ilang mga nawala ng mahal sa buhay, kailangan niyang mag-move on. Habang nasa tapat nga siya ng puntod ng kanyang ate, isinasaisip niya ang lahat ng mga napulot niyang aral, partikular sa kaganapan nitong mga nakalipas na mga panahon. Andun yung dapat ay bigyan ng pagpapahalaga ang pagkakaibigan
at ang pag-iwas sa panghuhusga sa isang tao, lalo kung hindi mo naman alam ang buong istorya ng kanyang buhay. Napangiti na lamang sa isiping iyon si Ana bago siya tuluyang umalis sa sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang ate. Ay nagtirik muna siya ng isang puting kantila, inihipan ang mga tuyong dahon na nasa lapida nito at saka iniwanan ng preskong puting rosas na paborito ng kanyang ate. Tumayo na siya sa kinaroroonan at saka nginitian ang lapida ng kanyang ate. Nag-sign of the cross muna siya bago tuluyang tumalikod at saka nilisan ang libingan ng kanyang ate.